bagong administrator ng Santo Tomas City, Batangas, nakaligtas sa umano'y tangkang pagpatay ng hindi pa nakikilalang sospek. Tutukan yan sa report ni Andrew Bernardo. Eksklusibong humarap sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog si Engineer Severino Medalla, dating kapitan ng Barangay Santa Anastasia, ABC President at ngayon administrator ng Santo Tomas City LGU sa probinsya ng Batangas. Ikinwento nito ang nangyari umanong pananambang sa kanya sa National Highway na sakop ng Barangay Santa Anastasia sa Santo Tomas City noong Sabado. Naghahakot umano siya ng gamit na dadalhin sa City Hall mula sa Barangay Hall. Siguro mga 300 meters lang yun eh. Kakanan na ako, no? Yun na. Nasa inner lane ako, kakanan, may pumutok. Pero hindi ko alam na yun ay tama ng baril. Akala ko nga sabog lang ng isang malaking gulong, no? Pero yung side shield ay medyo na shattered. Nabasag. May tama ng bala ng baril ang iba't ibang parte ng sasakyang ito na sinasakyan ng biktima noong Sabado. Pero sa kabutihang palad, wala ni isang tama ng bala na tinamo sa katawan ang biktima. Labis ang pasasalamat ni Medalla sa Diyos dahil ang balang tatama sana sa ulo, sa headrest ng sasakyan tumama at ang isa pang bala na sanay sa kaliwang tiyan tatama sa matigas na bahagi ng seatbelt tumama. Puro lucky eh, no? Oh, kasi hindi naman lagi nangyayari yun, no? So, yun ding safety belt na yon, medyo halos nabutas, kaya medyo pala naramdaman ko sa katawan ko, no? Ngayon, oh, hanap ako ng tama. Siguro hairline lang yung po, pwede naman lumusot doon sa metal na yon at doon sa glass tumama, and then siguradong yari na ako. Nakatakas naman ang mga hindi pa nakikilalang salarin na sakay ng motorsiklo. Isa sa anggulong tinitingnan ng PNP, ang trabaho ng biktima, lalo at katatalaga pa lang nito bilang city administrator. Marami tayong tinitingnan, no? Under investigation pa yan. So, i-identify muna natin yung gunman. No? And yung motor nga ngayon ay tinatracking back natin yung mga CCTV footage. Eh, ang gulo natin niya siyempre una dun sa kanyang trabaho. Yes, as a barangay captain and newly appointed. So maraming mga anggulo tinitingnan natin, hindi ko muna pangungunahan dahil under investigation pa. Kinundi na ng LGU ang pangyayari at agad na iniutos ang pagrepaso at pagpapatupad ng ordinansang nagbabawal na mag-angkas sa motorsiklo. Pinagbabawal ang riding in tandem dito sa Santo Tomas. Except yung mga mag-asawa, same household at kung ano-ano pa, kaya babalikan po natin yung ordinansa na yun para ma-review siya at may implement dito sa ating lungsod ng Santo Tomas. So also to impede and if not totally prevent crimes involving riding in tandem. Bumuuna ng task force Medalla ang PNP para tutukan ng kaso habang nilagyan na ng mga bodyguards si Medalla para matiyak ang kaligtasan nito. Kasama si Buhay Adante Jr., Andrew Bernardo. Balitang Southern Tagalog.